So magandang araw ka muli sa video naman na ito. Ang pag-uusapan natin is yung top 5 po na player po ng Blackwater Elite. Simple lang naman. Isa ka ba sa mga napabilib po ng Blackwater Elite sa kanilang pinapakita po ngayon? Of course, halos lahat ng tao bilib sa pinapakita po ng Blackwater Elite. They are 5-3. Actually, they never shot still to get one of those top 2 spot. Ganun po, kaganda ngayon ang nilalaro ng Blackwater Elite Kabala. Pero, yung laro lang po nila ngayon sa loob ng court ay nagpapatunay na hindi sila prime team. Yung magalawan po nila outside that, eh, hindi pa rin po natin in a way mapapatunayan na sila po hindi na farm team. What I say is, they can still make those trades, kabola. Kinakalungkot natin. Kaya naman sa video na ito, papaalala natin sa kanila na sana hindi nila gawin ito by telling or by stating po na top destination itong 5 best player po nila ngayon. Kabola, sa mga hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription. Button, start natin, Brandon Ganuelis Resort, the number 1 pick of the most recent drop. Sa palagay ko, si Magnolia Hatchets ang perfect po na fit para sa kanya. So, ang ginagawa ngayon dito kay Brandon is he is being utilized as a stretch big man. So, talagang tinatry nilang i-develop yung kanyang 3-point shot. And actually, maganda naman yung form. So, if he is a stretch big man at yun yung gusto yung laruan, eh maganda yun sa Magnolia, di ba? Kasi yan po yung klase ng big man ng need nila. Knowing that Ian Sanggalang is of course an inside operator. So, makahanap lang talaga ng perfect po na stretch big na partner po kay Ian Sanggalang. I think, mas gaganda pa yung flow po ng opensa nitong Magnolia Hatchets Kabola. Number 2 or 2nd po, Ray Suerte. Si Suerte naman, sumbaga siya po yung ginagamit po na off the bench scorer or the main gunner ng Blackwater Elite. And currently, is putting up numbers naman, double digits in points. But of course, wala pa masyadong efficiency. And of course, yung volume hindi rin ganun kagandaan pa. Pero nakikita na naman natin, maganda yung moves. He can really break down the defense. And I think, ang perfect fit sa kanya is Converge. Converge, who is currently struggling to find that scorer. Kabola, so na-injured si Teng. They are left of it. Only a single player po, averaging double digit in points. So, makalaki matutulong ni Ray Suerte kung gusto siyang kunin po ng Converge. JB Casio, I think bagay siya sa Barangay Hinebra. Bakit po? Kasi Barangay Nebra is again struggling with their 3-point shooting. They are currently now the worst 3-point shooting team in the league, di ba? So, paulit-ulit naman na nating sinasabi ito dati pa na ito talaga yung main issue po ng Nebra. Of course, nung last na Governor's Cup, bigla silang tumalon to the top spot ng efficiency from beyond there. Kasi nandun na itong si Justin Brownlee, di ba? Nawala man doon si Stanley Pringle, nakita natin napakandang epekto po ng pagkakaroon po ng Justin Brownlee. So, ganyun po kasi ganda talaga yung impact pag meron kang Justin Brownlee. And now na wala na ulit Justin Brownlee, of course, nag-hirap na naman sila from beyond the arc. And yun na yung nangyayari po wherein naging mas madali na naman po silang depensahan. Kaya naman po, they can add an elite shooter and Casio is an elite shooter for this tournament. He has the confidence and I think he will be an excellent backup point guard for Barangay Hinebra. Yusef Taha naman, who is playing like a light version of Nikola Jokic, can be a perfect fit for Meralco Bolts. Kasi Meralco Bolts, marami silang gunner. Marami silang scorer type. Allen Maliksi, Chris Newsom, Aaron Black, lahat niyan, capable scorer kabola. What they need actually in the big man position right now is someone who can actually distribute the ball, who can they run their offense through. And Yusef Taha can be that guy who is currently averaging the most assists out of all the centers in the league. So, napaka-interesting na fit talaga Yusef Taha sa Meralco Bolts. Last natin, of course, the sudden eruption po of Ato Ular. And for me, the perfect fit will be NX Road Warriors. So, NX Road Warriors kasi they are the team that is actually in need of that scoring type po of a center. And of course, we all know Coach Yang Giao. He loves a big man who wants to shoot from beyond the arc, which yun po yung ginagawa ni Ular. And of course, gustong-gusto rin yung Coach Yang Giao yung mga hard worker na tulad ni Ular Kabola. Kaya naman yung si Ular, sa palagay ko, sa NX po siya, bagay Kabola. Ikaw ba Kabola, sa palagay mo, saan po ba itong limang players po na ito ng Blackwater? Comment na po sa baba.